Magandang hapon po sa ating lahat. Advance. And Happy New Year again. Ngitian na po muna natin yung ating mga katawan. Ganda kami ng mask. Amen. Yes, naka-ano naman po tayo, ventilated mask. Kayo po, pero kung comfortable naman kayo na naka-mask, you bet, okay lang po na nakalagay. Amen. So, amen. Pa-follow po tayo dito ng protocol. Limited yung bilang ng ating mga attendee. Naka-face mask, naka-shield, at naka-social distance. Amen. So, praise God. Ngayon pong linggong ito ay tayo po ay pinagpala ng isang magandang panahon para sa bahay ng ating Panginoon. Praise God, because, you know, despite the restrictions and limitations, we are given the blessed opportunity to worship the Lord. Amen. To bless His holy name. And what a privilege that is. Amen. Hindi po tayo mapipigilan ng anumang pandemic, ng anumang mga bagay-bagay na nagaganap sa ating paligid, because, you know, to worship the Lord is something that is already our life. Pag tayo pinigilang sumamba sa Panginoon, ay hindi po tayo mabubuhay. Amen? Amen. Worship is our life. To be in the presence of the Lord is what we desire to be. Yes. Amen. And today we are going to learn another revelation message from the Lord. Are you excited? Amen. Amen. I am so excited sapagkat every time, every Sunday, the Lord is just putting out His wonderful word and revelation upon us to strengthen us, to teach us, to edify us, to equip us. Amen. So, I'm so excited just as you are. Our text for today is taken from the book of John. John chapter 11. Juan 11. John chapter 11. Okay? And you might have heard of this message already before, or you might have read this text already, and this is all about the death and resurrection of Lazarus. Amen? Kilala niyo ba si Lazarus? Amen! Yan. Nililid tayo ng Lord lahat. Noong nakalaan din, di ba, rising from the dead, resurrecting from the dead, yung anak ng Shunammite woman. So, yun, gusto ng ipatunayan ng Diyos that He is the God of the living and not of the dead. That He has overcome in death. Siya po ay napagtagumpayan niya yung kanyang ang kamatayan. Kaya dapat tayo mga tunay na anak ng Diyos, hindi po natatakot sa kamatayan. Amen? Amen. Death is something that the Lord Jesus Christ has overcome when He died on the cross. And so we, as His followers, we as His children, are assured of eternal life. And so there is no fear in our hearts of death. Tayo po ay hindi natatakot sa kamatayan. And today, we are going to study again another account or incident in the Bible where we can see that death and resurrection has been manifest. Namatay, pero nabuhay na magulit. Bakit kaya tayo binibigyan ng Lord ng mga ganitong mensahe? Sapagkat nais patunayan ng Panginoon na napagtagumpayan na niya ang kamatayan. Kung ang kamatayan nga ay napagtagumpayan ng Diyos, how much more yung mga maliliit na bagay na ating pinagdadaanan? Amen? Amen? How can He not help us when death itself was overcome by the Lord? Amen? He had victory over death when He died on the cross for us. And so whatever problems, whatever struggles, whatever pain, whatever sorrow, whatever sickness and disease that we are going through right now, it is nothing compared to death. Amen. Yes? Amen. Amen. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Kung ang kamatayan ay napagtagumpayan ng Diyos, bakit hindi niya mapagtatagumpayan ang maliliit na problema sa ating mga buhay? Amen? Amen. Ang pinagdadaanan mo ba ngayon ay iba, ikukumpara mo sa kamatayan? Siguro naman you are not yet on the verge of death. But whoever is watching right now, who is on the verge of death, and the doctor said you are given just 3 months to live, or, you know, 6 months to live, amen? Death is something that the Lord has overcome.
And so, whatever the doctor says, you have cancer, you have an incurable disease, you have tanging sa iyong buhay, yun po ay napagtagumpayan na ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. So now we are going to study the death of Lazarus. John chapter 11. May I read from verse 1. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same person who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So, the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Amen. So, let's just pause for a while in verse 3. There is a backgrounder. Ano raw po? Meron daw pong magkapatid, si Mary and si Martha. At na-mention po si Mary dito. Ang sabi po doon, Mary was the same woman who poured perfume on the feet of Jesus and she wiped Jesus' hair. Amen? So, kapag meron ka talagang ginawang mabuti at maganda, the Bible mentions you. Because it is something good that you have done for the Lord. What is that? Mary poured her perfume. Very expensive perfume. In fact, the Jews, the Pharisees who have seen Mary pouring out her expensive perfume was criticized. Sabi nila, bakit binubuhos ng babaeng yan ang napakamahal na pabango? Dapat ang pabango hindi binubuhos. Dinadampi-dampi lang. Pero si Mary, ganun na lang pag-ibig niya kay Jesus, hindi siya nakontentong dampian lang si Jesus. Ibinuhos niya at hindi lang siya nakontentong ibinuhos, pinunasan pa niya ng kanyang mga buhok. Amen? That's how Mary loved Jesus. That's why we sing that song, we want to be like Mary who found the better part. Amen? Pinili ni Mary ang mabuti at yun ay ang makaliig si Jesus. Sapagkat si Martha, ang kabilang ang kapatid niya, ay siya yung sinasabi natin nung pinag-aaralan natin ay ang babaeng abala. Ang babaeng abala, she was very busy. And because of her busyness, she was very worried. Amen? Kapag tayo po ay busy-busy sa mga maraming bagay na hindi naman pinapagawa ng Lord, sa halip na tayo po ay makasumpong ng kapayapaan, instead of finding peace, and joy and love, we find worry and trouble. We find that we are very anxious. Amen. We go into the deepest despair and anxiety. Yes. At ganun po si Martha. Masyado po siyang hindi naman masama yung ginagawa niya. Pero anumang bagay na sumobra ay hindi rin kagandahan. Kasi si Martha, abalang-abala siya. Marami pong ganyan, di ba? Abalang-abala. Abalang-abala, pero hindi naman nakaka-bullseye sa perfect will ng Lord. Amen? So, ano ba ang paglilingkod? Ang paglilingkod ay hindi lamang yung parang ang hilong-talilong na ikot ng ikot, punta rito, punta doon, pero hindi ka naman nakaka-bullseye. Ibig sabihin, hindi mo nagagawa ang perfect will ng Lord. Sometimes, serving the Lord is just, you know, staying in His very presence, just like Mary. Mary, the Bible mentioned him, you know, just 3 or 4 times. And every time her name is mentioned, she is always at the feet of Jesus. So John 11:32, nung si Lazarus po ay nabuhay na, as a sign of her appreciation and love for Jesus for raising Lazarus from the dead, si Mary po, she fell at the feet of Jesus. Siya po ay nagpatira pa sa paanan ng Panginoon. And that is what we are supposed to be doing. To always fall at the feet of Jesus. To worship Him. Because sometimes, ministry is not just, you know, humahayo, naglalakbay, naglalakad, nagpapakapagod, at nagpapakapagal. I am not discounting the effort. Amen? Praise God for the effort. But if you are so busy without spending
special moment with the Lord, that is a big problem. Because you find yourself burnt out. Amen? Makikita mo yung sarili mo, pagod ka na, pero wala kang joy. Ang hirap nun. Pagod ka, naglilingkod ka naman. Amen? Pero wala kang peace. You don't have joy, you don't have peace, and you don't have strength. And so you find yourself burnt out. But that's what happened to Martha. Amen? Si, ganyan po si Martha, ang babaeng abala. But Mary was the other counterpart. She was serving the Lord. She was devotedly listening to the Lord. She was always listening to God. She was always listening to Jesus. Kapag nangangalan si Jesus, wala siya sa kusina. Amen? Wala siya sa mga bagay-bagay na hindi niya naririnig. Amen? So kahit po gano'n tayo kabisi sa ating ministry, we should find time to listen to the Word of God. Amen? Amen? Amen. And that's what Mary did. She was quiet. Hindi siya madaldali, hindi siya maboka, hindi siya utos dito, utos doon, hindi siya makikita kung ano-ano ang mga ginagawa. But she was just quietly worshiping and listening to the voice of God. John 11:32. Amen? So, okay, just segue lang po yun kasi na-mention sa verse 2. This is Mary who sat at the foot of Jesus and who wiped his feet with her hair and who poured out the perfume. She was inspired by the same woman who broke the alabaster jar. Nakita niya yung isang babae who is not mentioned in her name sa Bible sa Luke chapter 7. Amen? Ang isang babae ito ay binuhos din, binasag yung alabaster jar. Na ang katumbas po ng alabaster jar is 1 year wages. Amen? So, yeah, sa Luke 7:36 to 50 yan. So, it is a parallel act of Mary and the other woman of pouring themselves unto the Lord. And that is what God wants us to do. Amen? To be able to pour our time, our presence in the presence of the Lord. And so, yun po yung contrast ni Martha and Mary. But anyway, Martha and Mary are the sisters of Lazarus. Okay? Sila ang mga kapatid na babae ni Lazarus. And who is Lazarus? Okay. Lazarus is mentioned in verse 3. So the sister went, sent a word to Jesus. Lord, the one you love is sick. Sino daw si Lazarus? The one that Jesus loved. Amen? Yung mahal mong kaibigan ay may sakit. Amen. What a wonderful privilege to be called the one who is loved by the Lord. Amen. Amen. Mahal ni Jesus si Lazarus. Amen. Ano kayang meron si Lazarus na sinabi ng Bible, he is loved by Jesus. He is loved by the Lord. Amen. Kung meron man po tayong bagay na mimithiin sa buhay natin, if there's something that we should desire, it should be that Jesus loves us. Amen? Amen? Because that is the same thing that Lazarus was called by the Bible. The man loved by Jesus. The man loved by the Lord. His name is Lazarus. And Lazarus lives in Bethany together with his sisters, with his family. So, makikita po natin na hindi ka mamahalin ng isang tao manibang meron kang isang malalim na relasyon sa kanya. Amen? So Lazarus, together with his sisters, must have a very, very deep relationship with the Lord. Amen. For them to send a word to Jesus, because Jesus was no longer in Jerusalem or in Bethany. He is somewhere else ministering. And at this point, Lazarus was very sick. Siya po ay may sakit. And the thing that they did was they sent a message, okay? They just sent a message and said, Lord, the one you love is sick. Amen? So ano pong ginawa nila? They sent a message. They did not demand from the Lord. Lord, come back. Lord, pumunta ka rito. Inayos mo yung kapatid namin kasi he is sick.
minsan ganun po tayo eh. Kapag tayo po ay nakipag-usap sa Lord, nag-pray sa Lord, we are so demanding, di ba? Gusto natin, minamanipulate natin ang Panginoon. Hindi natin alam, sapat na yun kahit na hindi ka magbukas ng bibig mo eh. The Lord knows the very innermost desires of your heart. Amen? And so, we should learn from these sisters. You know, sometimes it's just enough to say, Lord, may sakit si Lazarus. They did not demand, Lord, pumunta ka dito. Hindi po nila minanipulate si Lord, hindi po nila dinemand ang Panginoon, hindi po sila agresibo sa Panginoon. They just told the Lord what they are in. Amen? Yung condition nila. And sometimes, as I tell you, sometimes it is enough. It's enough to just tell the Lord, you know, what you feel or where you are. Amen? You don't have to dictate upon the Lord. You don't have to tell the Lord what to do. Pero yan po ang expert ang marami, di ba? They tell the Lord what to do. Tinuturuan nila ang Panginoon kung ano ang gagawin para mas magaling pa sila sa Panginoon. But the Lord is an omniscient, all-knowing God. And we don't have to teach Him what to do. We don't have to tell Him what to do. Amen? Amen? Sino yung guilty dito na kapag nagpa-pray sa Lord, hindi lang sapat na mag-pray sila, kundi tinuturuan nila ang Panginoon kung ano ang gagawin. Tinuturuan nila ang Diyos na para magang kailangan turuan ng Diyos. But these sisters were so responsible. Sila po ay, they just sent the Lord of telling the Lord that their brother, the one that Jesus loved, is sick. Amen? Napakaganda po na malamang tayo po ay mahal ng Panginoon. Amen? Amen? Ang mahirap po kapag tayo po ay naging kaaway ng Panginoon. Amen? Because if you are not a friend of God, then you are an enemy of God. Then if you are not loved by God, then you are hated by God. Although the Bible says, John 3:16, for God so loved the world, that is His character. He loves us. But those who disobey the Lord and who are rebels, sila po ay mga rebelde sa Panginoon, hindi po niya pwedeng mahalin yun sapagkat judgment po ang katapat nun. Amen? God cannot love sin. God hates sin. If there is something that God hates, He is a God of love, but He is somebody who hates sin. Amen? At yun po ang kinakailangan matutunan namin. Amen? So, ano po ba yung significance ng kamatayan ito ni Lazarus? Why do we have to study this death of Lazarus? Okay, so pagpatuloy po natin sa verse 4. When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Amen? Nung narinig po ni Jesus, ano pong sabi niya? Hindi mamamatay si Lazarus. This will not end in death. Okay? He assured, hindi po mamamatay si Lazarus. But, this is happening so that the glory of God may be manifest. Amen? So, number one, sometimes we go through a very, very, you know, troublesome situation, kagaya ni Lazarus. Maybe we are pushed on the verge of death because, not because God wants us to die or not because God wants to harm us, but because, number one, to manifest the glory of God, to show the glory of God. Kung alam mo ang malalim na katotohanan ito, anuman ang dumating sa buhay mo, hindi ka matataranta. You will not panic. You will not have panic attack or anxiety or depression or oppression. But you will always say, just like Jesus said, this will be for the glory of God. The end result of this, whatever I am going through, no matter how painful, no matter how troublesome, no matter how sorrowful, this will end to
to manifest the glory of God. Amen? Amen. To glorify God. Sino po ang nagsabi noon? Si Jesus Christ. So if it is the Lord Jesus Himself giving you an assurance that whatever you are going through will end to glorify God, then be calm and be peaceful. Amen? Amen. In your heart. Do not, wag mong i-wrestle. Amen? By the flesh. But just, you know, flow in the Spirit and say, Lord, You have said, You have declared, this will redound to Your glory. This will result to glorify Your name. Amen? And so, ganun pong sinabi ni Jesus. And then, verse 5, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Okay, paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit na sinasabi, Jesus loved. Because if Jesus and God loves you, He will not let you die. He will not let you be harmed. He will not let you, you know, fall into the deepest despair and sorrow. Because He loves you. At ganun po ang sabi dun sa verse 5, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Bakit kaya mahal na mahal ni Jesus? Itong magkakapatid na to. Alam niyo kung bakit? Kasi nung si Jesus Christ ay pinipersecute ng mga Hudyo at gusto siyang patayin, it was Martha, Mary, and Lazarus who took care of him. Wala lang gusto magpatuloy kay Jesus. Sapagkat takot sila ma-persecute ng mga Jews, ng mga leadership ng kanilang relihiyon. But it was Mary, Martha, and Lazarus who opened their home to Jesus. They took care of Jesus. Martha, gaano man siya kaabala, amen, Jesus saw her efforts. Jesus saw that, you know, she wanted to serve the Lord. You know, she cooked for the Lord. Amen? She, inihanda, parang yung Shunamita nung nakaraang linggo, pinaghanda niya ang kanyang tulugan, ang kanyang higaan, pinakain, nilutuan. Amen? Pinaglaba, pinaglingkuran, in other words. On the other hand, Martha has a different character. She was not talkative. She was not, you know, very active, you know, here and there. But she was always sitting. She was always in the presence of the Lord, listening to the voice of God, listening to the messages of God. That was Martha. And Lazarus, I don't know, but the Bible says Jesus loved him. And she, he must have done something good. He must have done something great. Amen? Amen? For them to be loved by Jesus, they must have done something great. Amen? Amen? And the most basic of that is that they opened their home to Jesus. Do you open your home to the Lord? Do you open your heart to the Lord? Do you open your home to the Bible study, to the ministry? Do you, you know, let the servants of God come to you and preach the word? Amen? Just like these brothers and sisters, Lazarus and Martha and Mary. Amen? Yes. Because if you do so, you will find the same favor, being loved by the Lord. Amen? Amen? Yung mga nagpapatuloy po sa mga mensahero ng Panginoon, yung mga nagpapatuloy sa mga lingkod ng Diyos sa kanilang tahanan, nagbubukas sa kanilang tahanan, ang pabor po ng Panginoon ay sumasa inyo. Amen. Kagaya ni Mary, at saka ni Martha, at saka ni Lazarus. Kaya nung sila naman ay nangangailangan, hindi sila nangimi, they did not doubt, they did not have skepticism, they did not have, papakinggan kaya tayo ni Lord? Hindi, alam nila, meron silang tinanim. Amen. Kay Jesus. Kaya naman nung may sakit si Lazarus, sabi nila, Lord, you, our brother, the man who you love so much, is sick. Amen? They sent the message. Amen? So, alam mo kapag meron kang ginawa sa Lord eh. Amen? Kapag meron kang ginawa sa Lord, alam mo may dineposito ka at lakas ng loob mo. Humingi ng tulong sa Panginoon. Amen? Pero kapag ikaw wala sa kalooban ng Lord, hindi ka makatingin sa Lord eh because you are so guilty. Amen? You are so condemned because you are in sin and living in sin. And you know, anything that has, you know, this unrighteousness in our hearts gives us the guilt and condemnation and prohibits us, hinders us from approaching the very presence of God. Amen? And so, but these brothers and sisters,
are so loved, ang sabi ng Bible, so loved by Jesus. Amen? And so that should be what we are aspiring for, to be loved by Jesus. Lazarus, Martha, and Mary were so loved by Jesus. So, ano po ang dapat mangyari kapag ganun, kapag mahal ka ng Panginoon? Abay, amen? It's better to be loved by the Lord than to be an enemy of the Lord. Amen? Nakakatakot maging kaaway ng Diyos o kalaban ng Diyos. So, verse 6. Yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Okay? Ano na po nangyari? Nung narinig ni Jesus na siya po ay binigyan ng mensahe, may sakit si Lazarus, paano po ang anong sabi ni Jesus? Amen? Kalma lang. Pagkarinig niya, sabi niya, magministeryo pa tayo dito ng 2 araw, 2 more days. In the meantime, Lazarus, back in Bethany, is very sick and might be dying. In fact, he is already dead. Patay na po si Lazarus. Pero ano sabi ni Jesus? Tapusin natin itong ministry dito. Amen? Pag tayo nakarinig ng isang ganong balita, how do we respond? How do we react? Amen? Naglulupasay na. Nagpapanik na. Patay na. Amen? Which is natural kasi tao tayo. Amen? Pero si Jesus, alam niya. Anong sabi ni Jesus? Jesus said to his dad, he stayed there 2 more days. Amen? Kung masyadong demanding yung magkapatid, sabi niya, Lord, pumunta na kayo dito. Lihis sila sa kalooban. Kasi nagbiministeryo pa eh. Alam niyo, ganun kartapang tong magkapatid na to na inabala nila si Jesus sa ministeryo niya, informing Jesus that their brother is sick. As I told you, because they know that they are loved by the Lord. Love na love sila ni Jesus, hindi sila pwede i-ignore. Hindi sila makakalimutan. Alam mo, pag mahal ka ng Panginoon, hindi ka nakakalimutan eh. Amen? He will find time to listen to you. And that's what the Lord Jesus says. But, let us be careful. Let us not be demanding and let us not manipulate the Lord. Let us not dictate on the Lord. Huwag po natin didiktahan ang Panginoon. Amen? So, ituloy natin. So, verse 7. Then Jesus said to his disciples, let us go back to Judea. Pero, in the mind of the Lord, they will go back. Babalik sila sa Judea, sa Bethany, kung saan nandun si Lazarus. Pero, may sarili siyang timeline. May sariling perfect time ang Panginoon. Hindi ura-urada. Amen? Hindi niya iniwanan yung ministeryo niya at pumunta siya doon. Sabi niya, let us settle down for 2 days. After that, we will go back to Judea. And then, the disciples, in verse 8 says, but Rabbi, great teacher, they said, a short while ago, the Jews tried to stone you, and yet you are going back there? Sabi ng mga disciples, hindi nakakaunawa sa Espiritu. Sabi nila, Lord, bakit ka babalik doon? Nung nakaraan, pinagbabato ka doon. Bakit ka mababalik? Pinapatay ka nga nila. Babalikan mo ba? Anong sabi ni Jesus? Are there not 12 hours of daylight? A man who walks by day will not stumble, for he sees by his world's light. It is when he walks by night that he stumbles, for he has no light. Ano pong ibig sabihin nito? Meron daw 12 oras sa tanghali, sa araw, at meron din namang 12 oras sa gabi. So, kapag sabi ganun, he who walks by day will not stumble, for he says, by this world's light, hindi raw po madadapa o may stumble yung naglalakad sa araw kasi maliwanag. It is when he walks by night that he stumbles, for he has no light. Ano pong ibig sabihin nito? Na habang meron pa raw araw, gumawa ka. Kasi pag gabi na, hindi ka na makakagawa. Anong ibig sabihin? That's why the Lord wanted to finish his ministry where he was. And he did not ura-urada go back to Bethany or Judea,
Because He has to finish His ministry. Amen? Ganun po ang nais ng Panginoon sa atin. Pag may nasimulan tayo, tapusin natin. Amen? Amen. 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 Hindi yung nasimulan natin, tapos kalahati, nagpa-back out tayo, nagpa-backslide tayo, nanlalamig tayo, tinatalikuran natin yung ministeryo natin. The Lord is very specific. He said, habang umaga, habang merong liwanag, gumawa. Sapagkat pag madilim na, hindi ka na makakagawa. The urgency of ministry, the urgency of serving the Lord, the urgency of, you know, doing the will of God while we have the chance to do it, while we have the opportunity to do it. Amen? That is what the Lord is telling us, because when the night comes, we will not be able to do so. Kahit gusto natin, wala ka nang magagawa because it's up. Amen? Tapos na yung oras, tapos na yung panahon. You wasted the daytime, you did not work, you did not minister, you did not serve. And now it's nighttime, you can't do anything. Amen? So yun po ang gustong at manais malalaman ng Panginoon nating lahat, na there is a time to minister, and the time to minister is now. Ito na po yung panahon. Kaya praise God sa mga babae at lalaking tumutugon sa panawagan ng Diyos sa ministeryo. At praise God sa mga taong hindi sumusuko. Amen? At hindi po iniiwanan ng ministeryo. Amen? Amen? Na they are willing to finish what they have begun in the works of the Lord. They are willing to do it, you know, to the very end. At yan po ang nais ng Panginoon. Amen? Amen? And so, in verse 11, after he said this, he went on to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. Amen? So, sabi ni Jesus, sabi niya sa mga alagad niya, pagkatapos silang hamunin, sabi niya, gawin na natin yung magagawa natin, huwag tayong mapigilan, bumalik tayo sa Judea, kahit na mayroong nakaambang panganib doon, kahit na naghihintay ng mga Hudyo na batuhin tayo hanggang mamatay, but he was willing to go. Jesus Christ was willing to go and, you know, harapin ang panganib para puntahan ang mahal niya, si Lazarus, ang kaibigan niya. Amen? Amen. If the Lord is willing to go through, you know, dangers and hindrances just to be able to minister, amen, ganun din po ang nais ng Panginoon sa atin. Amen? Jesus is willing to go back through dangers, toils, and snares. Amen? He will go back to Judea even though it was very dangerous. And the disciples said, don't go. Don't go, Master, Rabbi, don't go, because they will stone you to death just like what they did. But the Lord says, while there is day, let us go. While there is chance to minister, let us go. Because the time will come when the night time comes, we won't be able to do this anymore. Amen? Amen. The urgency. So, sila po ay hinamon ng Panginoon. At pagkatapos noon, binigyan pa sila ng isang bigat na katotohanan. Sabi nilang na ang Panginoon, our friend Lazarus has fallen asleep. Amen? Tulog. Amen? Anong ibig sabihin noon? Na kapag namatay po ang kaibigan ng Diyos, ang mga kaibigan ng Panginoon, that if somebody dies and you have put your faith and trust in the Lord, you don't really die. You just fall asleep. Anong pag ikaw ba yung natutulog? Di ba ikaw po ay hindi patay? Na ibig sabihin, you are resting in comfort. Amen? And so, the same is true with those who are friends of God, who have put their faith and trust in God. They are not dead, but they have slept in the presence and comfort of our God. Amen. Sila lang po ay natutulog. At ito ang assurance ng Panginoon. I am going there to wake him up. Pupunta ako doon para siya ay gisingin. Amen? Merong assurance na paggising, ng resurrection. Amen? That although Lazarus is already dead, he will actually wake up. He will actually, you know, come back to life. Amen? Amen. So, sabi po ng mga disciples,
12, verse 12. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Hindi nakakaunawa ang mga disipulo. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. Alam ni Jesus, patay na si Lazarus. When he was talking about Lazarus being asleep, he was talking about Lazarus being dead, already dead. Amen? But he was talking as if Lazarus was just sleeping. Amen? Like a baby. Because one day, Lazarus will wake up. Yan po ang assurance ng Panginoon. Amen? At the same assurance ang binibigay sa atin ng Panginoon. If we have lost a loved one, I know how it feels to lose a loved one. Kapag mahal mo nawala sa'yo, hindi may paliwanag na kalungkutan, malalim na sugat, amen, sa puso ang iniiwan nito. It is very hard to accept. I know some of my friends who lost their children. Yun, sabi ko nga, di ba, yun ang pinakamahirap, yung ikaw na magulang, inilibing mo yung anak mo. Pinakamasakit yun sa isang magulang. You know, because we are supposed to go ahead of our children, to die ahead of our children. But for our children to die ahead of us, that is the most painful thing. And you know, I have some friends who lost their children at a very young age, and I can feel how hurt they are. And this must be the same feeling that Martha and Mary have in their hearts. They lost their beloved brother. Amen? They lost Lazarus. And so, Jesus Christ was, you know, instead of going immediately, he took time. He stayed for 2 days. Nakukuha niyo po ba yung scenario? And so, but the Lord is so sure. Siya po ay tiyak na tiyak niya. And Lazarus is just sleeping. He will wake up because I will go and wake him up. Amen? Amen? Amen. So, yung mahal mo sa buhay, maaaring nauna na sa'yo, nauna na sila sa langit. Praise God. Ito ang assurance, one day they will wake up. Amen. And you will have the sweetest reunion to be together again. The thing is, kapag yung mahal mo sa buhay, nasa langit, at ikaw ay hindi tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi kayo magkakaroon ng reunion. Amen? So, kagaya ni Lazarus, kinakailangan maging kaibigan ka ng Diyos. You should be a friend of Jesus and you should love Jesus as well as Jesus loves you. And how does that happen? Amen? That only happens when you put your trust in the Lord Jesus on what He has done on the cross, that He died for you to redeem you and cleanse you from your sin. And that is the only time that you can be assured of eternal life. Na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, na kagaya ni Lazarus, hindi ka mamamatay, kundi ikaw ay natutulog lamang at isang araw, ikaw ay gigising at mabubuhay na maguli. Amen? Amen? Kaya kung ang mga mahal natin sa buhay ay nasa langit, yun po ang ating i-desire, to see them someday, one day. And that only happens when you become a Christian, when you become a child of God, a friend of God, instead of an enemy of God. When do you become a child of God, a friend of God, somebody who is loved by God? When you surrender your sins to God. Pag isinuko mo ang kasalanan mo sa Panginoon, lahat ng mga bagay na ginagawa mong nakakasakit sa puso ng Diyos, ano po yun? Kasalanan. Sin. If there is only one thing that God hates, that is sin. And so you have to surrender that sin to God so that you will be cleansed and redeemed by His blood. And if that happens, you will become a friend of God, a child of God, and not an enemy of God. On the other hand, if you continue to sin, do things that are abominable to God, gumagawa kang patuloy ng kasalanan, hindi mo iniiwan ang iyong kasalanan at patuloy kang, you know, nag-i-indulge sa immorality, nag-i-indulge sa sin of lying and deception, sa sin of cheating, amen? Lahat ng mga bagay na ito ay
abominable sa Panginoon, karumal-dumal, kaya ito po ay nagiging dahilan para maging kaaway tayo ng Diyos. Pero huwag po tayo maging kaaway ng Diyos, pagkos kagaya ni Lazaro, maging kaibigan nila ng Diyos. Amen? So sa verse 14, "And so he told them plainly, Lazarus is dead. And for your sake, I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him." So, hindi naiintindihan ng mga alagad. Hindi man nila alam na patay na si Lazarus. Kaya ang sabi nga ni Jesus, very plainly, sinabi na niya, patay na si Lazarus. He is dead. And I am glad that I was not there so that you may believe. Amen? Pagkaminsan, akala natin, kasi bakit naghintay pa si Jesus ng 2 araw eh? Dapat pumunta na agad siya eh. Hindi, nagstay pa siya eh. Tuloy, namatay na si Lazarus. Amen? Sa pananaw natin, naturally, that is how we perceive things. Amen? Pero iba po ang pananaw ng Diyos. Puntahan natin yan mamaya. Ituloy ko lang sa verse 16. Sapagkat napakaganda rin ng revelation na to. And then Thomas, si Tomas. Thomas called Didymus said to the rest of the disciples, "Let us go that we may die with him." Ba? Kilala niyo ba si Tomas? Si Tomas, siya yung the doubter. Oo, siya yung nagsabi, hindi ako naniniwala na buhay si Jesus. Paniniwala lang ako pag inilagay ko sa butas na kanyang kamay, daliri ko. He was the number one who was very skeptical about the resurrection of the Lord. He would not believe. But because Thomas has seen the courage and bravery of Jesus Christ, that he was willing to go back despite the dangers that await him in Judea, in Bethany, Thomas was, you know, na-inspire si Tomas. Sabi niya ganun. Sumama tayo. Amen? Sabi ba doon natin, Julie? Sumama tayo. Bumalik tayo sa kasama niya. So that? Mamatay tayong kasama niya. Mamatay tayong kasama niya. Ibang klase na si Tomas. Hindi na siya yung nagsasabing, hindi ako naniniwala. Ngayon, paniwala na siya. Amen. Willing na siyang mamatay para Amen. Sa Panginoon. Amen. Willing na siyang suungin ang panganib. Willing na siyang to go through dangers, snares, and toils in order for him to be with the Lord. Amen? That is what happens when you see, kapag nakasama mo ang Panginoon, kapag nakamig mo ang Panginoon, kapag nakita mo ang pagministeryo ng Panginoon, si Jesus, wala siyang kinakatakutan. He was willing. He was willing to face dangers, toils, and snares. And this affected his disciples, more so Thomas the doubter. This completely changed and transformed Thomas. This time, Thomas said, "I am going to die with you." Hallelujah. Amen? "I am going to die with you." Willing akong mamatay kasama ka. Amen? Hello? Marami po sa atin ang alam ko na dahil sa mga nagaganap at nangyayari ngayon ay takot na takot tayo. Takot na takot tayong magministeryo, takot na takot tayong lumabas. Pero anuman po ang pinagdadaanan natin at kinakaharap natin, huwag po natin kalimutan kasama natin ang Panginoon. At kung anuman ang mangyari, kagaya ni Tomas, ang sabi niya, "I am willing to die doing the will of God. I'm willing to die being in the presence of the Lord, side by side by Him, side by side with Him." Amen. Ministering. Kahit pa naghihintay sa amin doon yung mga babatuhin kami hanggang mamatay. Ibang Tomas na ito. This is a different Thomas. He's no longer a doubter. He's no longer a skeptic. He's no longer somebody who is an immature in his faith. But he was transformed. He was inspired. And so one of the reasons why this incident, account of Lazarus, was recorded in the Bible is to inspire bravery. Just like Thomas. He was inspired by the courage and bravery of the Lord Jesus Christ. And he was willing to proclaim and declare, "I am willing to die for the Lord."
side by side with him, I will go with him. At hinamon pa na yung kanyang mga kasamang disipulo. Kasi yung mga kasama niyang disipulo, Lord, huwag na, pumalik doon. Galing na tayo doon eh. Mamamatay ka doon, papatayin nila tayo. Sigurado. Ginawa na nila dati, nakaligtas lang tayo, tapos ngayon babalik tayo. Pero nagsabi ni Tomas, I am going to go with him. And amen. Praise God. So, amen. Pero bang mga Tomas dito? Amen. Dati, padunda-dunda. Ngayon. Amen. Amen. Willing to die for the Lord. Not literally, but willing to give it all to the Lord. Amen. Amen. We don't have to die physically because we are all meant for rapture. But willing to die to self. Willing to die to earthly desires. Willing to die to selfish desires. Amen. Willing to die for the Lord. Amen? Amen. Kumalapang maka mga Tomas. Amen. Marami pong Tomas dito. Willing to die for the Lord. Hindi magpapabigil. So verse 17, Jesus comforts the sister. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Nakalibing na 4 na araw na si Jesus. Kasi nung unang araw, natanggap niya yung balita. Tapos sabi, nagstay pa siya ng 2 days. 2 days. Tapos naglakbay siya. Okay? Pabalik ng Bethany, kung saan tagaroon si Lazarus. So, tama. 4 days have passed and Lazarus was already buried in the tomb because Jewish tradition dictates that a dead person only stays 24 hours. Dapat within 24 hours, he is already buried. Siya po ay inilibing na. At ganun po ang tradition, hindi na nahintay si Jesus. Nakalibing na siya. Ano po? 4 na araw. Verse 18, Bethany was less than 2 miles from Jerusalem. And many Jews had come to comfort Martha and Mary for the loss of their brother. So, makikita natin na this Mary and Martha and Lazarus are so well-loved because they must have a very good character. Amen. That they are well-loved by the community, recognized by the community, that when they lost their brother, many came to comfort them. Marami nakaburol, nakipagburol, marami nakipaglibing. Amen? Amen. Ganun pag mabuti kang tao, di ba? Marami nagmamahal sa'yo. Amen. Nakikita mo, pag nilibing ka, ang daming sumasama sa libing. Kasi maraming natuwa sa'yo, maraming nahipo ang buhay dahil sa'yo. At ganun ang magkakapatid na ito. Mabubuting tao. Kaya naman sila ay dinamayan. The Bible records that many have comforted the sisters. And verse 20, when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Okay, si Martha talaga, lagi na umuna, lagi nandun sa unahan. Sinalubong niya, pero si Mary nag-antay lang. Sa 21, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Amen? Ano sabi ni Martha? Lord, kung dumating ka agad, dapat hindi na matay. Amen? 4 days na. Amen? Minsan sa buhay natin, ganun tayo, di ba? Lord, kung. Ang dami natin kung eh. Pero ituloy natin yung kwento. Jesus said to her, your brother will rise again. Amen. Ano sabi ni Jesus? Your brother. Amen. Natataranta si Martha, sabi ni Jesus, calmly. Your brother will rise again. There is that assurance that Jesus will raise him from the dead. And Martha answered, I know. I know. He will rise again in the resurrection, in the last day. Okay? So Martha has, katulad ng mga disciples, she would not understand what the Lord is saying. Sabi niya, alam ko, in the last days, He will rise again. That is, yun po yung kanyang pagkakaunawa. But Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, whoever lives and believes in me will never die. Amen. Do you believe this? Amen. The Lord is revealing Himself.
And this is the greatest reason for the death of Lazarus, that God may prove, that Jesus may prove that He is the resurrection and He is the life, that whoever believes in Him shall not die, shall not perish, but have eternal life, will experience resurrection. Amen? Amen. And so the Lord is asking Martha, do you believe this, Martha? And it is the same question that the Lord is asking you today, you who are listening in every and all parts of the world, do you believe this? That Jesus is the resurrection and the life, that you don't have to fear death, you don't have to fear cancer, you don't have to fear any sickness, disease, problem, and trouble, because Jesus Christ is the resurrection and the life. And that is what He was saying. Do you believe this? So verse 27, yes, Lord. Mabilis pa sa alas 4, sabi ni Martha. She told Him, I believe that You are the Christ, You are the Son of God who was to come into the world. Amen? Yes. Praise God. Martha believed. So verse 28, and after that, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, she said, and he's asking for you. And then when Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus has not yet entered the village, but was at the place where Martha had met him. And when the Jews who had been with Mary in the house comforting her, noticed how quickly she got up, they went out and followed her, supposing that she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet. She fell at his feet again. Laging ganito si Mary. Laging she's falling at the feet of Jesus. Every time the Bible mentions her, she is falling at the feet of Jesus. What a heart. Amen. What a desire to be always at the feet of Jesus, worshiping Him. Amen. Siya po'y nasasabik laging nasa paanan ni Jesus. Amen. Amen. Ano po ang ating kinasasabikan? Ano po ang ating ginagawa? Do we always fall at the feet of Jesus? Or are we busy in our lives that we don't have time for Jesus? And it is the same statement that Mary said. Kagaya ng sabi ng kapatid niya, Lord, if You had been here, my brother would not have died. And then when Jesus heard, when Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, everybody was weeping. Mary was weeping. Naalala nila, nagtumpatay na, nakalibing na yung kanilang kapatid. Amen? Where have you laid him? Jesus asked. Amen? Sila po ay, lahat po nag-iiyakan na. Can you imagine that scenario? Everyone is weeping. Because Lazarus is well loved. He is well loved by the people, more so by his sisters. And so when, ito ang pinakamaganda sa verse 3, when Jesus saw her weeping, 33, when Jesus saw her weeping and the Jews who had come along with her also weeping, He was deeply moved in spirit and He was deeply troubled. You know what? When you are weeping, Jesus is deeply moved. Just like when He saw Mary, He was deeply moved. And not just moved, but He was deeply troubled. Minsan nakala natin yung iyak natin, yung panagwi natin, yung kalungkutan natin, hindi nararamdaman ng Diyos, hindi nararamdaman ng Panginoon. Ramdam na ramdam niya yan. Ramdam na ramdam ng Panginoon yan. In fact, the Bible says, iniipon niya ang ating mga luha. Amen? And when Jesus saw the weeping of Mary, because He loved, di ba pag mahal mong isang tao, nakita mo umiiyak, nababagbag ka? Yes. Naapektuhan ka, whether you like it or not. And the Bible says, Jesus loved Mary. Jesus loved Martha. And when Jesus saw them weeping, in deep sorrow because of their loss, He was moved. Amen? And in verse 34, He said, where have you laid Him? He asked. And come and see, Lord, they replied. And verse 35, Jesus wept. The shortest verse in the Bible, John 11:35. Jesus wept. There's not much
Bible verses or references where Jesus wept. Umiiyak si Jesus. Umiiyak, literally, umiiyak po si Jesus. Amen? Kaya nararamdaman ni Jesus ang lahat ng sakit na ating nararamdaman na kapag tayo'y umiiyak, umiiyak din siya. John 11:25, Jesus wept. Amen? That's how Jesus loved these sisters. That's how Jesus loved Lazarus. That he wept for him. That he cried for him. Amen? Siya po ay umiyak para kay Lazarus. Amen? At ang pag-iyak pong ito ay pagpapatunay na sa ating mga buhay, nakikita ng Lord ang ating kalagayan. At nararamdaman niya ang ating nararamdaman. Jesus feels what we feel. If we are in pain and in sorrow, He feels every pain. He feels every sorrow. And He is weeping with you. He is weeping with Mary. He is weeping with Martha. He feels the pain of losing Lazarus because He loves Lazarus. Amen? Amen? Kaya po sa buhay natin, huwag po natin sabihin nag-iisa lang tayo. Kapag tayo po ay nalulungkot o nagmay-man patinding problema sapagkat meron po tayong karamay, si Jesus, umiiyak siyang kasama natin. Amen? Amen. And then the Jews said, see how he loved him? Mismo po ang mga Hudyo ay nagpatunay na mahal nga nito si Lazarus. Kasi iniiyakan niya. Amen? Amen. But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Sabi naman nung ibang, meron talaga mga usyosero lang eh. Nasabi nila, sabi niya, kung yung ang bulag na makita niya, ito, bakit hindi niya napigilang mamatay? Ikaibigan niya to, mahal pa niya, iniiyakan pa nga niya, di mahal niya, pero ba't wala siyang nagawa? Di ba? Ganyan yung mga pilosopong tasyo eh, amen? They are very philosophical and so skeptical as well. Ito na ang pinaka-highlight and climax. So verse 35, Jesus once more deeply moved. So, very, very explicit ang Bible. Jesus was deeply moved. Amen? Jesus was deeply moved. He came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. So, ang mga libingan po noon ay mga kuweba na natakpan ng mga bato. Amen? So, napuntahan po namin ito sa Israel. Andun pa po yung mga caves na yon kung saan na nandoon po yung libingan ni Jesus. So, yun daw po yung libingan ni Jesus. Pinasok naman namin. Dito pala nalibing si Jesus. Pero, pinagkakakitaan po nila yung iba. Kasi nga, you can never tell kung ano po yung motive ng mga tao eh. Anyway, so ano pong sabi ni Jesus? Take away the stone. Take away the stone. Tanggalin niyo yung stone. Eto. Sabi ni Martha sa next verse 39. The sister of the dead man, Martha, said, by this time, Lord, there is already a bad odor. For he has been there 4 days. Ano sabi ni Martha? Nangangamoy na. Patay na siya ng 4 na araw, Lord. Sigurado nangangamoy na yan. Pero doon sa verse 25, sabi ni Jesus sa kanya, do you believe this? Sa verse 27, sabi niya, I believe, Lord, I believe. Okay, asan na kaya yung I believe niya? Sabi ni Lord, I will wake him up. He will rise again. Pero sabi niya, Lord, mabaho na yan. Hello? Ang bilis nating makalimot, no? Ilang minuto lang, sabi natin, I love you, Lord, I love you, Lord. Amen? Pagkatapos ng ilang minuto lang, nakalimutan na natin. Mabaho na. Hindi na pwedeng buksan. Hello? Pero sabi ni Lord, buksan. Hello? Sapagkat may assurance sa Panginoon, I will raise him from the dead. I will wake him up. But we forget God's promises. We forget how the Lord has been with us, how the Lord has assured us in our past, in the lives that we have lived in the past. God has been faithful. Ngayon mo pa pagdududahan? Naging tapat ang Diyos sa'yo nung nakalipas? 30 years? 40 years?
God was with you, He never left you, He never forsaken, He has never forsaken you, and now you say, Lord, wag na. Mabaho na yan. Wala pa namang embalsa mo yan. How easily we forget. Amen. Just like Martha is so vulnerable. She one time she is full of faith and said, yes, Lord, I believe. And then the next time she said, no, Lord, don't open. Kapag sinabi mo wag nang saral, ibig sabihin, sinarhan mo na yung opportunity for miracle. Right? If you say, don't open, you have closed the door for the opportunity to see the greatest miracle in your life. And that matters. What you say, what you believe, what you declare, it matters. Amen? And in the life of Mary, it mattered. Buti na lang, nag-uumapaw yung love ng Panginoon kay Lazarus. Amen? And he wanted to let His glory manifest, the glory of God manifest. This is one of the greatest miracles. Because this is an extraordinary miracle. So, by this time, Martha said, there is a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, Did I not tell you? The Lord is reminding that if you believe, you would see the glory of God. Pansinin natin, sabi ni Martha, Lord, kung andito ka lang, 4 days. 4 days pinalipas mo. Amen? Sa panahon, sa pananaw ng tao, late na si Lord. Di ba? Sa pananaw ng tao, 4 days late na si Jesus. Pero sa pananaw ng Diyos, He is not late. Amen. He is on time. Sometimes we look at things the way we see it in human eyesight. Sa pananaw ng tao, parang yung mga Israelita, nung nakita nila yung mga Philistines na kasama si Goliath, sa pananaw nila, masyadong malaki si Goliath. Hindi nila kaya. And so they gave up. Pero dumating si David. Nakita niya si Goliath. Hindi niya nakita si Goliath sa pananaw niya, sa paningin niya. Nakita niya si Goliath sa paningin ng Diyos. He was seeing Goliath through the eyes of God. And so he was never scared. And he said, I will fight this. I will fight Goliath. Why? Because he was not scared. Because he was seeing Goliath in the perspective of God, in the eyes of God. And so is with us. Martha was seeing the situation in her human perspective, in her ways. And that is, the fact is, Jesus there is 4 days late. Jesus is 4 days late. Late na siya ng apat na araw. Pero, just like David, let us look at the situation in the perspective and the eyes of God. Let us look at the situation in our situation through the eyes of God. Because if you do that, you will say, God will never be late. God is never late. Even though He is 4 days late, He is on time. God is on time because hindi po nagkakamali ang Diyos. Amen. His time is always perfect. We cannot question that. He is omniscient. He is all-knowing. And He is omnipotent. He is all-powerful. And we can never question that. Kung alam lang po natin ang truth na ito, then, you know, things would be like, you know, life would be more simple and easy to understand. We have difficulty understand situations in our lives because we always perceive them in our own perception and understanding. But if you understand them to the mind of God, to the mind of the Holy Spirit, to the mind of the Spirit of God, then you will be able to understand. God is never late. Amen. God is never late. Martha says, He is 4 days late. Amen. But Jesus says, I am not late. I am on time. This is the perfect time when all of the Jews, all of the spectators are looking and seeing. And what happened? Ito po. Sabi nga ni Martha, di ba? Lord, mabaho na, wag nang buksan. Ano sabi ni Jesus? Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God?
Amen? God is reminding us. Let us continue to believe, because if you do, you will see the glory of God. Amen. What are you saying? I am sick. I have cancer. I have, I have depression. I have oppression. What are you saying? How can I see the glory of God in this? Amen. Do not underestimate the Lord. Do not underestimate God. So verse 41. So they took away the stone, and then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you have always heard me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. And when he said this, Jesus called out in a loud voice, Lazarus, come out! And the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. And then Jesus said, take off the grave clothes and let him go. Amen. Amen. What an extraordinary miracle. What a great miracle. This could be one of the greatest miracles of the Bible. Amen. Lazarus rising from the dead. Amen. Amen. Lazarus rising from the dead. That's why, that is the main reason bakit po in-record ito ng Bible, so that we will believe that, you know, whatever situation we are in, if God has overcome death, if Jesus has overcome death, what more with the little things that we are going through? Amen? With the problems that we are going through. Are you in financial despair? Ikaw ba ay na-bankrupt? Ikaw ba ay nagsarado ang business mo? Nawalan ka ng trabaho? That you cannot feed your family? Whatever situation you are in, ikaw ba, namatayan ka, nawalan ka ng mahal sa buhay, and it is a very, very sorrowful situation. You are in despair that sometimes you just want to give up and you want to take your life para sumunod ka na sa mahal mo sa buhay kasi hindi mo na kaya yung sobrang kalungkutan. I mean, ikaw ba ay mayroong cancer? Cancer sa liver, cancer sa kidney, cancer sa buto, cancer sa laman. Whatever cancer you have, whatever you are going through right now, I tell you, beloved, Jesus Christ raised Lazarus from the dead, and he can cure you, he can save you, he can redeem you, he can let you come out of your despair. When Jesus Christ said, Lazarus, come out, what is the tomb? It is a dungeon. It is dark. It is a place of, you know, deepest misery. Malungkot doon sa loob, di ba? Pero ang sinasabi ng Panginoon, Lazarus, lumabas ka. Lumabas ka mula sa kadiliman. And the same challenge is the Lord giving to us today. Let us come out from our misery. Let us come out from our tomb of selfishness, of our tomb of sin and lust and desire. Let us come out from our darkness. Amen? Lumabas tayo sa ating kadiliman, sa ating mga buhay, kagaya ni Lazarus. At ano pong sabi doon? The dead man came out. Lumabas siya. Siya po ay wrapped with grave clothes. Anong sabi ng Panginoon? Take off the grave clothes. It's time for us to take off the grave clothes. The grave clothes is yung damit pampatay, sapagkat hindi po tayo patay. Amen? Ang ating pong buhay ay sinalba ng Panginoon. We have been redeemed and saved by the blood of the Lamb. And so we don't have to live in despair and agony and pain, you know, behind that tomb, behind that dungeon. And the Lord is calling us just like Lazarus. Come out, come out, come out. Amen? Amen. Let us come out from all our problems and troubles, because God is willing to save us. Amen? Amen. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, ang nais ng Panginoon, kagaya ni Lazarus, tayo po ay mabuhay na maguli mula sa ating kamatayan. Kamatayan sa ano? Kamatayan sa kasalanan. Because we have been enslaved by our sins. We are dead to our sins. We are dead to our, you know, disobedience to God. And it is now time that God wants to resurrect us. It is now time that God wants to give us new life, kagaya po ni Lazarus. Amen? It is now time that God wants to befriend us. Amen? Instead of being an enemy of God, God wants us to testify of His greatness, of His glory. At nais po ng Panginoon, maranasan natin ang himala ng pagpapanibagong buhay. Amen? Seen that. Amen?
nakita po ng mga Hudyo. And what do you think they did? Amen? Namangha sila. Amen? Sila po ay nakaranas at nakakita ng isang dakilang himala. At yun ay ang pagbangon ng isang patay mula sa kamatayan, mula sa grave. Amen? Jesus Christ made the dead rise again. And so with us, Jesus Christ can make us alive again. Amen. God can restore us. God can use us. God can show His grace upon us and take off the grave clothes in us, and He will set us free. For when the sun sets us free, we are free indeed. Amen? So, nais po ng Panginoon tanggalin natin yung old nature natin. Amen? Hindi po natin kayang tanggalin ng tayo lang. Sapagkat tayo po, sabi nga nila, marupok. Marupok ang tao. Mga ngako ngayon, bukas, balik na naman. Ganon ka vulnerable ang tao, ganon ka frail, ka weak. Kagaya ni Mary, sabi niya ngayon, I believe, Lord, willing and ready to go for Jesus. Pagkatapos, ilang minuto lang, sabi niya, Lord, babaho na. Oo, hindi na yan, patay na yan eh, apat na araw na, don't open. Sometimes we are like Martha, we dilly-dally, we declare that we love the Lord, and then the next day, ayaw na natin, suko na. Nanghihina na, nanlalabit na. Amen? But God wants us to come out from our misery and pain and agony and backsliding. Yung pong pagtawag ni Jesus kay Lazarus, come out! Ganun din pong sinasabi ng Panginoon sa atin. Come out. Come out of your old life. Surrender your old life. Surrender your troubles. Surrender your darkness. Amen? Because the dungeon, the tomb, the grave is a symbol of death. Ito po ay simbolo ng kamatayan. Kamatayan saan? Kamatayan sa ating mga kasalanan. At ang nais po ng Panginoon, tayo po ay lumabas doon. Amen? Lumabas doon at tayo po ay manampalataya kay Jesus. At tayo po ay makaranas ng isang bagong buhay. Amen? Amen. That the Lord Jesus Christ says in 1 Corinthians 15, 51 to 55, death is swallowed up in victory. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? Because of Jesus' victory on the cross of Calvary, we can trust Him that we are bound and destined for eternal glory. Kaya isang araw, maaaring tayo po ay hindi mamamatay. Do you believe that? I believe that I will be for the rapture of the church. Amen. Kaya kung nananampalataya ka na hanggang rapture ka, mararapture ka, amen, kahit may COVID, hindi ka matatakot kasi alam mo hanggang rapture ka. Yes. Amen? Amen. Naunawa niyo ba? Amen. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, sabi po doon, we who are alive will be caught up with Him in the air. So tayo, hindi makakaranas ng kamatayan, tayo po ay mararapture. So yung mga nauna sa atin, sila po yung babangon mula sa mga patay. From the grave, they will be quickened and they will rise again. They will resurrect. And then they will be given a glorified body. Together with us who are alive, we will be caught up together in the air in the twinkling of an eye. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Amen? Ito po yung tinatawag na rapture of the church. So whether you die out of time, God will be merciful and gracious to you. There is still a promise of resurrection. But if you do not die and reach the rapture of the church, which is glorious because, you know, you will not experience death, but you will have changed, you know, in a twinkling of an eye. Papalitan ng Panginoon ang iyong katawan ng katawang panlangit, the glorified body, and then you will be caught up together with Him in the air. Amen? The glorious meeting in the air. Then praise God. So no matter what, anuman ang mode ng pakikipagkita mo sa ating Panginoon, whether rapture or death, the promise is still the same. Victory and resurrection
has been promised unto us. Amen? Amen? And so we don't have to be afraid. So sa araw po ito, meron ba tayong pinagdadaanan? Are we going through a very difficult situation? Just like Mary and Martha, they lost their beloved brother. But praise God because they lost somebody whom Jesus loved so much that Jesus went out of his way to go back to Bethany and raise him from the dead. And Jesus raised Lazarus from the dead. He is one of the few people in the Bible who rose again from the dead. Namatay pero nabuhay. Saan ka nakakita ng ganun? Amen? Namatay pero nabuhay. Pero naganap at nangyari. And so, if Jesus raised Lazarus from the dead, what am I saying? That whatever you are going through right now, no matter how difficult, no matter how heavy the situation that you are in, Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus does not condemn you. Mary, you know, she had her moment of weakness. She had her moment of failure when she doubted, you know, in a minute, biglang nagbago yung kanyang deklarasyon. Sabi niya, I believe. Yes, Lord, I believe. And then suddenly she said, don't open. It's already, has bad odor. Sometimes we have our moments of weakness, but Jesus did not condemn Mary. Mary is always, Martha. Martha was always busy. She never, you know, stoop down and sat at the feet of Jesus, unlike Mary. But Martha was never condemned by the Lord. Yun ang character kasi ni Martha eh. Ang ginawa lang siguro ni Lord, inayos lang yung hyperactivity. Hyper eh, kumbaga sa ano eh, hyperactive si Mary. Yung pagiging hyperactive, mabuti yun. Aayusin mo lang. Medyo itutong daw ko lang, aayusin mo lang. Pero mabuti na yun kaysa yung ano, di ba, yung walang ganang maglingkod. Si Mary, sobra yung ganang maglingkod, kinakailangan lang gabayan. Samahan. Amen. Si Martha. Amen? And we have our own moments of Martha weaknesses. But the good news is the Lord never condemns us. The love of Jesus never changes. Amen? It never changed. Hindi naging dahilan yun para sabihin ni Jesus, oh, hindi ka raw pala naniniwala eh. Alis na lang ako. Huwag na lang ibuhayin ang kapatid mo. Amen? Si Lord, ando pa rin yung kanyang purpose, yung will niya, magaganap at mangyayari pa rin. Buhayin si Lazarus at nangyari. At sa buhay natin, gaano man, bumagsak tayo, matapa tayo, matalisod tayo, umayaw tayo, andyan pa rin ang Panginoon para tayo akayin. Sabihin, come out, come out, come out. Amen? And He will continue to manifest His glory. He will continue to manifest His power in our lives. Amen? Because He cannot deny Himself. Jesus loved Mary. Jesus loved Martha. Jesus loved Lazarus. So in the same manner, Jesus loves you. Jesus loves you. He cares for you. He weeps with you. Jesus wept. John 11:25. He wept with Martha. He wept with Mary. Umiyak siya. Naramdaman niya yung sakit. Because Jesus hates death so much that He died on the cross so that we will not die anymore. Amen? Amen? Alam niya na masakit ang kamatayan, ang dinudulot nito sa puso ng tao. It breaks man, you know. It gives man misery that is inexplainable. Hindi po may paliwanag na sakit. Kaya naman, galit ang Panginoon sa kamatayan. Kaya ginawa niya, inangkin niya ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Siya ang namatay once and for all so that we will not die no longer. Amen? Hindi na po tayo makakaranas ng kamatayan. At yan po ang pangako ng Panginoon. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die. Amen? So do you believe that? It is the same question that the Lord is answering. If you believe that, today,
you will receive eternal life. You will receive eternal life, and that is the greatest gift that we can ever have from God. Amen? That is the greatest gift. Tayo po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang anuman ang dumating sa buhay natin, hindi po tayo matatakot, hindi po tayo mag-aagam-agam. Dumating man ang masamang balita, may sakit ka, may karamdaman ka, may taning ka, wala ka ng pag-asa, hindi ka mawawala ng pag-asa. Sapagkat alam mo, si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kaligtasan, para sa iyong buhay. Amen? At sa oras na ito, are you willing to receive that life? Are you willing to receive eternal life with the Lord as promised? Are you willing to come out of your darkness of misery? Are you willing to come out from your sinful life and surrender your life to Jesus? Now is the time, because the most fearful thing is to become an enemy of Jesus, to become an enemy of God. But today, like Lazarus, you can be a friend of God. You can be a friend of the Lord. And so if you surrender your life to Him. So wherever you are right now, I am giving you the chance to surrender your life to the Lord. Just pray this prayer with me. You are there in Australia, in Canada, in Qatar, wherever you are, this live stream is coming to you because Jesus loves you. Jesus cares for you. Jesus wants to save you. Jesus wants you to come out of your misery and pain and loneliness and agony. Jesus wants you to come out from your sickness and disease, from your cancer, from your diabetes, from your hypertension, from your leukemia, from your financial despair, financial bankruptcy. Jesus loves you. Jesus wants to save you. Jesus wants you to come out just like Lazarus. And today you will see the greatest miracle manifest ever in your life. Just like Lazarus, you will come out and you will be alive. Ikaw ay ibabangon ng Diyos. Ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Ikaw ay bibigyan ng Diyos ng himala. Ikaw ay bibigyan niya ng bagong buhay, kaligtasan, pagpapala, kapayapaan. God will bless you tremendously, mightily. The Lazarus died, his power, his resurrection power. And today, whatever you are going through, brethren, today is the day of salvation. Today is the day of miracle. Lazarus was a friend of God. Lazarus was a friend of Jesus. Lazarus was loved by Jesus. Be my Lord. Be my God. Be my Savior. From this day and forevermore. Let me pray for you. If you have prayed a prayer in your life, you have received the greatest gift of all. And that is the gift of eternal life. Now, you don't have to be afraid of death. Death, there is no sting on you. Because today your name is written in the book of life in heaven. And so today, if you will continue to believe in God, you will see a miracle. Just like Mary. Just like Martha, just like all the spectators, they have seen with their eyes Lazarus coming out from the grave, coming back to life. He was dead for 4 days, but Jesus Christ raised him from the dead. And so what is cancer? And so what is your trouble and problem? What is your depression and mental anxiety? What is it? Ano yan kumpara sa nangyari kay Lazarus? Si Lazarus ay patay, binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Kaya naman ang kabigat na pinagdadaanan mo ngayon, kaya kang gawan ng Diyos ng himala. Kaya kanyang iahon, kaya kanyang tugunin, kaya kanyang pagpalain, kaya niyang ibigay ang iyong hinihiling. Hiniling ni Martha at ni Mary ang buhay ng kanilang kapatid. Tinugon ng Diyos. Ibinigay ng Panginoon si Lazarus sa kanila. Ibinalik. Shikialabakandarabakanda. Do you have a prayer from God? Do you have a request from God? Do you have something that you want from God? Today is a day of miracle. The Lord is saying,
Today is a day where God will manifest His glory and power, His resurrection power upon your life. And so in the name of Jesus, whatever sickness and disease, give it to God, surrender it to God. Give it to God and surrender it to God. God is never late. Marahil naglalagay ka na ng pagdududa sa iyong isip. Bakit ganun? Ang tagal ko nang nalalangin. Hindi pa rin ako tinutugon ng Diyos. Ang tagal-tagal ko nang nagpe-pray. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin natatanggap ang tugon ng Panginoon. Marahil kagaya tayo ni Martha. Tinitingnan natin ang mga bagay-bagay sa pananaw ng tao, sa pananaw natin. Martha said, "You are four days late, Lord. Huli ka na, patay na. Apat na araw nang patay ang aming kapatid. Pero hindi. Kailanman hindi nahuhuli ang Diyos. Kailanman hindi nagkakabali ang Diyos. Alam ng Diyos, God is always perfect and on time. He might be 4 days late, but He is always on time. God is always on time in your life. And so continue to believe. Continue to believe and have faith. Today, God is touching you and receiving and delivering you from your pain and misery. Today, God is healing cancer of the liver. Today, God is healing cancer of the bones. Today, God is healing cancer of the blood. The Lord is just taking away the tumor in your brain. The Lord is taking away all the cysts in your body. Whatever is it that you have in your body that is from the devil, the Lord is taking it away in Jesus' name. Be set free in the name of Jesus. Come on! Come on! Cancer, sickness, disease, come on to the people of God in the name of Jesus Christ. Arthritis, rheumatoid arthritis is being healed by the Lord. Mental anxiety is being healed by God. Depression, oppression is being healed by God. All kinds of sickness, disease, works of the devil, come out in the name of Jesus. Pag-ibig ng Panginoon. Tanggapin mo ang kapatawaran ng Panginoon. Tanggapin mo ang kalakasan ng Panginoon. Receive whatever you need from God. Because Jesus loves you. God loves you. Come on. Do you want financial prosperity and financial blessing? Yes, receive! In the name of Jesus. I command the blessings of finances to come upon you in Jesus' mighty name. The world is suffering economic collapse, but the children of God are safe in the hands of God. Blessings will continue to overflow upon your life, upon your family, upon your businesses. Let us just declare it.
love His covenant keeping God to those who love Him and keeps His command. And so, stay in the will of God. Continue to do the will of God. Manatili ka sa Panginoon. Huwag kang lalayo. Don't ever attempt to stray away from the will of God. Because unless you are in the will of God, the protection of God will not be upon you. Muli kung ikaw ay mananatili sa presensya ng Panginoon, pagkaroon man ng pandaigdigang pagliliglig sa ekonomiya, sa finances, sa lahat ng aspeto ng lipunan, hindi ka maapektuhan sapagkat ikaw ay nasa kamay ng Diyos, hawak ng Diyos, nananatili sa presensya ng Diyos. It is the covering of God that will keep you safe to the end. It is the covering and the anointing of God that will keep you safe to the end. Because I tell you, the bad news is the world will go worse from worse to worse. This is now the last days. And it is just the beginning of birth time. This coronavirus is just the beginning. More will come as a judgment to the world. Because the world is something that the Lord will shake before He comes again. And this is just the beginning. And so I call on upon the children of God to stay true to the Lord of heavens. Amen. Tayo po manatili. Huwag po tayo bibitaw. Huwag po tayo manghihina. Huwag po tayo manlalamig. Huwag po tayo tatalikod. Tayo po'y manatili sa presensya ng Panginoon. At sa oras na to, balutan tayo ng Panginoon ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang pangako, ng Kanyang tatalikod. Tayo po'y manatili sa presensya ng Panginoon. At sa oras na to, balutan tayo ng Panginoon ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang pangako, ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang pagpapala. Yes, just receive. Just receive the anointing of God from head to toe, from the top of your head to the soles of your feet. Feel the very presence of God. Yes, receive in the name of Jesus. Urabakaya lama shikitaka. Lomosandara baka. Oh, Jesus. Sige po, tayo po ang lahat ay dadako sa pangwakas na panalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na to dahil muli naming naranasan ang iyong presensya at napakalakas ang presensya mo, Panginoon, dahil binuhay mo si Lazaro 4 na araw ng patay pero at nangangamoy na. Pero dahil sa kapangyarihan mo, Panginoon, binuhay mo muli si Lazaro. Salamat, Panginoon, sa aral na to. Patuloy, O God, na maisabuhay namin at magampanan namin ang pinapagawa mo sa aming mga buhay. At Lord, pagpalain mo ang iyong lingkod, ang kanyang pamilya, Panginoon, ang kanyang mga anak, at patuloy, O Diyos, na i-provide mo ang lahat nilang pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa mga blessing na dumarating sa aming iglesia, Panginoon. Maraming sasakyan, Panginoon. Million, billions of money ang darating, Panginoon, upang magamit at patuloy na gamitin upang mawin ang buong Pilipinas at buong daigdig. Salamat po, Panginoon, dahil napakalakas po ang presensya mo sa aming mga buhay at tuloy-tuloy nawa, Panginoon, maging consistent kami sa paglilingkod sa iyo hanggang sa ikalawang mong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang karangalan, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng Kristiyanong matagumpay ay magsabi ng Amen. Amen.